I met a fellow YouTuber dito sa Costco. Promote your channel, bro. So my channel name is actually called Sell Sneakers, but I changed it to Daily Go Getter. And honestly, I seen this guy recording, and I really, really respect the grind, because there's a lot of people that literally don't or aren't comfortable with being on YouTube and stuff and holding a camera. So I totally respect you. And honestly, anyone that's watching this video, make sure you subscribe and like this video right now. Thank you. And here's his channel right there. Go subscribe to his channel as well, guys. Thank you, man. All right. Thanks. Yeah. Palagi mong tanongin sa sarili mo na, do I really need this or want ko lang siya? Diba? Needs tsaka wants. So, if the answer is yes, kung need mo talaga, then go for it. Wala, kasi kung kailangan mo naman, bakit hindi mo bibilin? Pero kung want lang yan, at makakapag-antay naman yan, forget it. Kasi sabi nga nila, the only way for you to determine if you're successful is kung maganda yung planning stage mo. Kasi kung kumbaga yung planning, yun yung foundation. Kung pangit yung pundasyon, kunyari ng building, babagsak yun. So hindi rin siya successful. So ang dami ko sinasabi, pero I hope it makes sense. Hello guys, what's up? So today, diba marami nagme-message or nagko-comment pala, I mean sa akin, na gusto nyo pumunta sa Costco. So today pumunta ako sa Costco para bumili ng mga pangangailangan. And tasamahan nyo ako. And ano ba? Sorry, wait lang. Hinihingal ako. So yung Costco para siyang SNR sa Pilipinas, Wholesale Effectus. May yung peg niya ganun din. Dadaling ko nga kayo doon, pero today, so sa kasamang palad, yung ano mo tawag doon, splash shield boy or splash guard, yung sa ilalim ng sasakyan. Medyo bumagsak. Sabi sa Google, nakita ko, temporary fix bilang Linggo ngayon, walang Honda, hindi ko mapapaayos. Iano ko na lang, i-zip ties or cable ties ko, temporary. Tapos bukas, after work, dadaling ko dun sa Honda para iayusin. So wait lang. So ayan, bumagsak siya. Pero pwedeng i-cable ties or zip ties. Grabe ang saglit lang nun, pero pawis sa pawis ka agad ako. OMG. Papalit lang ako damit kasi baka ma, alam mo na, masama matuyuan ang pawis. Wait lang guys. Ayan guys, tara, punta na tayo Costco. Ayan guys, nandito na tayo sa labas ng Costco. So, andito na tayo sa loob ng Costco, guys. Para sang SNR. Tapos, yun nga, puro wholesale. Listen, parang warehouse yung peg niya. Ayan, kunwari, champion backpack. $20 lang, $19.99. Diba, mura. Ay, ito, gusto namin to ni Gat. Wait nga. Itong emergency vitamin C. Tapos, ang dami. Tignan nyo, so yan, merong mga savings, $13.99, save ka daw ng $4. So, kuha tayo nito para sa ating immune system. Pwede na! So, meron din silang mga pa sofa dito, ganyan. Parang lahat actually mabibili mo dito. And then, iPad Pro, and then, actually, nandito lahat. Oh, I'm sorry. And then, may picture. May picture yung mukha niya. Tingin tayo dito. Hindi ko alam ba't ako nandito. Pinapakita ko lang sa inyo. Pero, tara. Ikutin natin buong Costco. Laki TV, oh. OMG. Ang mahal. 3K. Doon ako matay sa ano, business. Ah, tapos ito ang mga camera, home security. So, meron din yan sila dito. Hindi na namin kailangan kasi may ganyan na kami. Yan, mga pasasakyan pang bata. Ah, baka curious kayo. Tingnan natin magkano. Sige. Ano to?
May ganito rin. Ah, water sprinkler. Ah, splash pad. Ayan, $20 lang. Mura lang. Ito maganda to sa Pilipinas kasi mainit. Ayan, ganyan. Ito. Magkano tong kotse? Ay, wait. Ah, nandun yata sa harap yung preso. Tingnan natin. Huwag na nga, hindi ko makita. Tara, ikot tayo. Ayan, tapos may mga pakayak effect. Kasi, you know, summer na. Ay, ito, ping pong, table tennis. 400 for the whole set. Tsaka na. Tsaka na. Hindi yan yung pinunta natin dito. So, wait, ito. Mga pang sporty epektos. Tiyan, ayan. For example, itong tennis. Kano to? Tennis, 60 balls. Hindi ako nagte-tennis, pinakita ko lang sa inyo. Yan, ito, pang mga pang golf. Ayun pala, preso. $39 yung tennis. Ito, $20 yung ganap. Let's go sa my doon muna tayo sa actually ito lang kailangan ko, yung mga Arizona Coke, yung mga marami, cling wrap, sausage, eto hindi ko na ipapakita pero konti lang naman. Tapos meron din sila mga apparel dito, ganyan. So parang gusto ko to. 12 lang oh. Uy, wait. Pwede tayong tumingin dito. Let's see. Mura lang. Pwede ito pang bahay eh. Ang nipis eh. Ang ganda. At saka na. Marami naman akong damit. Ayan. So, yan. Champion. Grabe. Parang okay-okay lang yung champion dito. Parang okay-okay lang. O, diba? Magkano daw? $12. Ah, ladies. So, Glacier. Ano ba yan? Ayoko na tumingin. Baka may mabili na naman ako mga kung ano-ano. So, pero tignan pa rin natin para makita nyo naman. Kasi sabi ko, dadaling ko kayo dito. Sorry, ang dami ko sinasabi. Boring kasi pag hindi ako magsasalita, di ba? Ayan, so merong, ano to, Puma. Puma na shoes. 6.5. Pero 10, ang laki. Ang kailangan ko, size 6 pala. Para sa aking kapatid. Kasi I mean 7 pala sa babae. Tingnan natin. I think nasa kabilang side. Tingnan natin. Pairs. Ito parang gusto ko ng medyas. Ang ganda. Hala, mura naman na ito. So, ayan. Ooh, ang ganda. Tingnan nyo to, Life Straw Water Purifying Filter. Ano yun? So, pwede ka uminom sa madumi. Tapos magiging malinis siya. Loko. No way. Mga pa-tumbler. Grill. So, tara nga tayo doon. Ayan, so may mga pa-workout din sila, ganyan. And mga, tawag dyan, dumbbells. Maganda to sa labas namin, no? Banga. Wait, papakita ko to kay Kumanda. So, andito yung mga beer, mga alak. So, dito guys, ang daming beer. Iba-ibang klase. Hindi lang San Miguel, tsaka Red Horse. Tara, pakita ko sa inyo. Ah, ito mga wine naman to. Ito yung Heineken. So, yan. Huwag na natin isa-isend. Mapakita ko lang. Tara, ikot tayo.
Ito mga wine naman to din dito. Oh, grabe, ang dami pala. Tara, ikutin natin dito. Grabe. Sobrang dami, as in Bombay Sapphire, as in Sangria, and then yan, sobrang dami. Wala ko ibang masabi kundi ayan, tequila anyo. Ayan. Black Label. Ang laki. Black Label. Ayan. Grabe. Ah, ito yung ano. Alam ko to eh. Paano to ginagawa? Yung talagang yung mainit na wax. Kaya ganyan yung itsura niya. Ang galing, no? Here we go. Ilang piraso to? 35. Tapos 12 bucks. Mura nga dito, no? Kapag marami yan talaga. Sige, kukuha tayo na to. Tapos ito, meron ding sariling section. Fresh produce. Ah, tapos ito. Ito, gusto pala to ni Tin. Tong cake nila dito. Wait, so hindi ko alam kung bibili ako. Pero, masyadong malaki. Pero pwede na siguro. Pakita ko sa inyo. So itong cheesecake nila dito is 14. Sige, bilhin natin kasi gusto niya to eh. 7.23. So, pare-pares lang pala. So ngayon, nandito ako sa mga... Ano ba to? Meat section. Pero salmon pala to. Salmon, tilapia fillet, ganyan. Ayoko ng ganito kasi gusto ko yung legit, yung buong isda pa. OMG, ito scallops and lobsters. Shit. Parang gusto ko to. Magkano ang mahal? 50? Pero 60, oh, 6 pieces. Pwede na. Simula tayo dito para makita nyo. Pero yun nga, marami yan sa, like eto, tignan nyo ha. So yung isang ganito, parang tatlo siyang magkakasama. So ganun, marami yan dito. Itong steak, 65, mahal din. Pero kung ganyan naman kakapal, diba? Pero may steak pa kami sa bahay, pinakita ko lang sa inyo. Wala yan sa listahan ko, kaya hindi muna tayo bibili nyo. Ito, pork. Kanina beef. Ngayon, dito tayo sa pork. Ito. Pero ang dami nga. Eh, ayoko, as much as possible, ayoko nag-stack ng ganyang karami. Beef loin. Uy, ito rin. Mga, ano to? Beef loin. Ribeye. Boneless. Per pound. So ito, ribeye naman, 48 yung tatlo. Pwede na, no? Naka-ribeye ka na, tas tatlo, tas 48. Tas ang kapal. Oh, yung binibenta pala to dito. Burnt ends. Uy, ito yung mga tira-tira eh. Burnt ends. Meron pala niyan, no? Wala ka? Yes? May nagnakaw. Ah, ito. Paleo. Paleo pala. Hindi pala paleo. Paleo. Para sa mga naka-paleo diet. Ayan. Sushi. Ano? Suki? Ano yan? Hindi ko alam. Ayan, dito naman tayo sa daily section. Tignan natin mga pa salad-salad ni Mayor. Ang ganda ng mga present. Ang dami. Ang laki kaya niya. Ang dami. Pang buong pamilya. Or ano daw? This is chocolate milk. Uy! Parang chocolate siguro to. Wait nga, magkano? 15? Tapos, yung sodium ang taas. Bakit ganun? Hindi pwede. Baka naman quirk lang. Pero parang masarap. Organic reduced fat. Ay, ayoko pala ng reduced fat. Arty. Okay. So, simulan natin doon sa dulo. Grabe tingnan yung tissue. Sobrang dami talaga as in. Tara, doon tayo. Simulan natin sa dulo. Then, papunta tayo doon sa kabilang side. Para maikot natin lahat. Uy, 50 calories lang. Ang tataas ng mga sodium. Oh, tapos sigaan ng mga aso. Social mga aso dito, guys. $39.99.
O, oh, diba? Grabe. Sobrang daming tiso. Napkin. Grabe, no, addict sila. Hindi uso yung ano, yung galon-galon ng tubig. Mahilig sila sa mga ganito. So ayan, kumuha na ako ng plastic food wrap. Ganyan, itong Kirkland. Normally, kinukuha namin is yung Glad ba yung brand na yun? Pero wala eh. Ito na lang, Kirkland plastic food wrap. Kasi meron siyang easy cutter. Alam mo yun, dali lang. Ano ko naibahan nito? Plastic food wrap. Oh, bakit gano'n? Ba't iba kulay? Easy, ito na lang pala. Para kasa dun sa ano namin. Sa drawer. Ziploc. Marami pa rin kami yan. Tingnan natin. Trash bag. Meron pa naman. Let's see. Arizona. OMG. Ito na yung hinahanap ko. Kasi, gustong-gusto namin to. Kasi nga, 80 calories lang siya. Wow. Tapos, ang sugar 18. Para lesser evil. Kasi tignan nyo naman tong, kunyari tong Mountain Dew. 170 doble. Tapos, 46 grams ng sugar. Ang lala. So, ito. Ang bibili natin. So, ayan. Dito tayo sa mga drinks. Green tea. Tignan natin to. Masarap siguro to. Guys. Matamis ba to? With citrus flavor. Green tea. So, tingnan natin. Ay, wala na pala akong bacon. Tingin tayong bacon. Turkey bacon, applewood smoked bacon. Ito ba yun? Ah, ito. Premium sliced bacon, Kirkland. Ito yata eh, signature premium sliced bacon. Tingnan nga natin. Ito yung masarap eh, Kirkland. So, yo, ang dami. Tas 19 lang. Ito, mga chicherya. Lulaki din eh, no? Ah, bilang meron kaming bagong blender. Kuha nga tayo nito. Regalo sa amin na nagpa-housewarming kami. Para minsan mag-smoothie tayo. 3 berry blend. Yeah. Tingnan natin. So, iba-ibang klase. Pwede rin siguro yung, ano mo kinaibahan? Organic daybreak. Ito. So, yan, mga popcorn. May ganyan din ako sa bahay pa, kaya hindi muna tayo bibili. Kita nyo na yung mga pagkain dito. So, literal, sinusuyod ko every aisle para makita nyo. Let's see. Hala ka, magkano na to? Ang dami ko nang binili. Mahi-mahi. Ano yung mahi-mahi? Maya-maya? Ay no, mahi-mahi. So galing na ako kanina dito. Nakalimutan ko muna ng paper towel. So kumuha na muna tayo. Eto, ito na lang. Pero hindi ko sure kung ito yung binibili namin. Ito na lang. Ang taas na nung ano ko. So, hindi ba hindi nyo makita? Wait lang. Ito, andito tayo ngayon sa mga kapihan. And tara, let's see anong ganapan. So, hindi tayo dito kasi marami pa kaming kape sa bahay. Ito ay mga mozzarella sticks. Ano yun? So, hindi, wala tayong kailangan sa section na to. Doon tayo sa kabila. So, ito tayo sa mga pa para mga cereals, ganap-ganap. So, wala naman akong bit, kaya pass. Doon tayo sa kabila. Let's go. Ano pa na iba? Extra. Organic extra virgin olive oil. Sige, ito na lang. So, ayan, mga mayonnaise, ketchup, canned goods,
spam. May spam peta ako sa bahay, so wag muna. Yan, salsa. Suka. Parang yung suka ko kaya pa. Hindi ako masyado nagsusuka, kaya okay lang. I met a fellow YouTuber dito sa Costco. Mm-hmm. Promote your channel, bro. So my channel name is actually called Sell Snickers, but I changed it to Daily Go Getter. And honestly, I seen this guy recording, and I really respect the grind, because there's a lot of people that literally don't or aren't comfortable with being on YouTube and stuff and holding a camera. So I totally respect you. And honestly, anyone that's watching this video, make sure you subscribe and like this video right now. Thank you. And here's his channel right there. Go subscribe to his channel as well, guys. Thank you, man. All right. Thanks. See ya. Dati alam ko walang ganito dito, tas puro dried mangoes from the Philippines lahat nung ganap. Kaya ganun. Medyo na, sorry, medyo na di-distract na ako kasi yung mga tao tumitingin na. Pero anyway, dead ma. Bakit ba? Eh, YouTuber ako eh. Ganun. Kasi nga dito, karamihan sa kanila, sobrang ano sila sa privacy nila, ganyan ganyan. Kaya, na-experience ko dati, pero sa Australia yun guys, ano, Australia kami. Kung mapapanood yung Australia vlog ko. Meron dong scene na hinawi nung lalaki yung camera ko. Huwag ko daw siya i-record. Taka, hindi ko naman siya ni-record. Feeling. Dumaan lang eh. Tapos yun. Kaya medyo ingat na ako after nun. Kasi nga na-realize ko na may mga tao na sobrang ano sila sa privacy nila. So, kaya kailangan careful. Marami ako napapansin ng mga vloggers sa Pilipinas. Dead ma sila sa privacy. Though, ewan ko sa mga Pilipino, the culture is not like that. I mean, iba, diba? So, yun na nga, guys. Merong lumapit. Tapos, napapansin daw niya. Siguro nakita niya. Kanina pa ako padaan-daan. Tapos, nag-vlog ako. Sabi niya, are you a YouTuber? Ganyan-ganyan. Sabi ko, yeah, I am. Tapos, YouTuber din daw sa meron sa channel. So, nag-subscribe siya sa channel ko. And then, nag-subscribe din ako sa kanya, of course. Tapos, sabi niya, kontakin daw niya ako sa Mother Time para mag-collab. Amazing. So, ano siya? Sneakerhead. So, if you wanna check his channel, ayan. Pakita ko na lang ulit. Hindi ko masyado na-intense yung sabi niya kasi English. So, sabi ko, sa YouTube channel, I speak Tagalog. But in my Instagram, I speak English. So, kasi, you know, sa Instagram ko, andun yung mga brand collabs. And then, sa YouTube ko nga kasi, Buhay Amerika. So, nagtatagalog ako sa YouTube ko. Gustong-gusto ko ng beef jerky, pero ang mahal. Tignan nyo, ang late-late lang niya. Tapos, huwag na tayo bumili. Kasi, ang mahal. Jacklings, ito yun, oh, kaso mahal nga, ayoko. Huwag na nga, Chinese. Uy, ganda mga bulaklak, oh. Ang dami. Paano kaya ginagawa? Ayan, colorful. Actually, ngayon, hanapin na natin yung cortina. Kasi yun naman isa sa pinaka-pinunta ko dito. Maganda kasi yung cortina na nabili namin dito, eh. Ay, 6-piece. Ay, hindi pa, kala ko cortina. Ito ay blanket. Hindi. Cortina. Ayan, nakita ko na yung mga cortina. So, kailangan natin yung blackout. Ayun, total blackout, guys. Legit kaya. Ay, ito, para sa mga tropa nating bodybuilder. At dito yung mga protein shake. Oh, diba? Tingnan nyo naman, no? 80 servings. Ilang pounds to? Tama ba? Pounds bang ano dito? Ang base yan. Oh, dati uminom ako nito. 49. So 52, 5 das ganyang karami. Mura 'yan. Iba't ibang klase. So 'yan. Ayan. Ito sikat din tong organ dito eh. So ito na yung mga kurtina na total blackout daw. Sana talaga total blackout din. Eh. Para dun sa sinihan natin sa taas. Kaso grommeted siya. So baka umano yung sunlight. Pero let's see. Pwede naman i-return if hindi pwede. So, kuha tayong anong kulay? Pares ba? Pares, diba? So, kuha tayong dalawa. Sa isang ganito, dalawa dahil naman. So, kuha tayong dalawa para apat. Kasi marami yung bintana dun sa taas. Ano ba yun? Hindi nakasya. Wait nga. So, ito yung una. Ano ba yan? Sisira pa yung cake ko. Kapatay isa pa. Ayan, so dalawa kinuha ko. Anyway, pang matagalan naman siya.
Pero ang lala, ang dami. Kaya kailangan kayod-kayod, ganyan, para mabayaran. Bawal tatamad-tamad. Tapos ito guys, alam nyo ba, pansin nyo ba kung bakit ang daming mapuputi yung ngipin ng mga tao dito sa Amerika? Ito, sobrang effective niya. Marami rin nakapansin sa mga friends ko na bakit daw ang puti yung ngipin ko. Dahil dito sa crest, as in. So ayan, alam nyo na yung sekreto. So magkano ba siya? Mura nga lang eh. $44.99. Tapos dalawang pack na. Ayan, mukhang okay naman na ako. So tara, magbayad na tayo. Tumataging ting na $288. As in, tara na. So, para mag-ayos pa ako sa bahay. Hanapin natin kasi hindi ko matandaan sa North Park. I think... Loko, hindi ko matandaan. Dito yata. Tapos guys, hindi usong plastic dito. Tignan nyo. Ganyan lang. So, kanya-kanyang dala ng... ano? Ng basket or kung anumang tray sa kotse. Tapos yan. Gusto nyo yan? Dito guys. Yung puting yan. Oh, mag-grocery pero naka-Tesla. Gusto mo yan? Ganun. Lakas maka first world. Loko, asan yung sanonig part? Wait nga. What? Ah, shit, wait lang, sorry. Akala ko yung Lexus yung dala ko. Yung Honda lang pala yung dala ko ngayon. Kasi naman siguro to. Konti lang naman. Tapos guys, meron ding ano dito, gasolinahan. Tapos mas mura. Para siyang Landers ba yun? O yung may sariling gasolina. So yun, punta tayo doon kasi sakto. Bilang dito na ako, pag-asa tayo. Eh, konti na lang aking gasolina. Ayan o. Oh. Ayan, nandito na tayo sa gasolinahan ng Costco. Paano daw? Hindi ako marunong. First time. Hindi, actually second time ko dito. Ayan, so please tap or insert your membership card. Ayan, one moment please. And then for zip code. Ayan, ready na. Pero ang mahal kasi nung gas ngayon, alam mo yun. So, wala lang. Anyway, regular gasoline. Tapos pipili tayo, regular lang kasi hindi tayo bida-bida. Ayan, and then simulan na natin ang pag-pump. Gano'n kaya total nito? Basta mas mura dito kasi sa normal na gasolinahan almost $4 yata per gallon. So dito $3 lang. Kasi nga member ng Costco. Yan, tapos ako magpagas. Nantay ko lang matapos to kasi nakaharang yung lalaki. Pero okay na ako. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. So, if bago ka sa channel na to, ako po si Vince. I'm a Filipino YouTuber dito sa US. So, I make different videos about my journey here. So, kung ganito yung mga content na gusto mo, sana masuportahan mo tong channel na to by clicking the subscribe button and yung notification bell so you're updated pag meron akong bagong upload. Huwag na natin patagalin to guys. Sagutin na natin yung mga comments. And by the way guys, sorry medyo masama pakiramdam natin today. Real time to. After natin mag-record, i-edit ko kagad and i-upload ko na. Pipili lang muna ako siguro ng mga comments today and don't worry sa mga hindi ko masasagot, comment ako pa rin doon sa comment section and game. Geisel Mendiola, hi Sir Lodi, hello! Buo na naman araw ko kasi may napanood na naman ako na new vlog mo po, hehe. I enjoy this vlog kasi parang feeling ko andyan na din ako sa Amerika. Anyway, stay safe po always dyan and more power. God bless you too and thank you for commenting. As always, Geisel Mendiola, that's what I'm here for, entertainer pala. So yun, I mean, sabi ko naman sa inyo, dadalhin ko kayo dito kung saan ako gumagala, pumunta kahit anong ganap ko, kahit nga pagdidilig ko ng ano at pagputol ko ng grass, diba, dinadala ko kayo. So sa mga nag-enjoy, maraming salamat. Next is MedTags Vlogs, lagi akong nood sa vlogs. Wow, congrats, blessing sa house niyo po.
keep safe always from Paranaque. Uy, Medtags Vlogs from Paranaque as well. So, kamusta naman dyan sa Paranaque? And keep safe din sa inyo dyan sa Paranaque. Hello! Orlando Zarate, super enjoy ko vlogs mo. Vince, uy, thank you Orlando. Stress reliever ko ang panonood ng content mo. Salamat. Pinoy din ako dito sa US, Minnesota. Pa-shoutout naman. Uy, shoutout to Orlando Zarate and your family and your friends and lahat ng mga Pilipino dyan sa Minnesota. Nux! So, share ko lang, nung first time ko dumating dito sa US, nung tourist pala ako, that was 2017, yung point of entry ko was Minnesota. So, bago dumating na Chicago, nag-layover muna sa... So, yun yung unang dating ko sa Amerika, which is sa Minnesota nga. Shoutout to you! Wala lang, share ko lang. Mabel ko! Ha 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 ha! Tawang-tawa? Joke lang. Nakaka-enjoy talaga, vlog ni Sir Beans. Sana ganito pa rin ka-hyper kahit super busy na sa life. I think naman you deserve gumastos para sumaya. Tama. Ganarn eh. Mag-iipon para ma-achieve mga gusto natin. Nakaka-inspire talaga mamili ng mga gamit sa bahay. Ibang klaseng saya ang maibibigay. Hey, totoo. Dati, nung medyo bata-bata pa ako, naks, kalma, tanda na yun. Yung shopping, pamimili ng mga sapatos, damit, ganyan, kung ano-ano. Yun yung nagpapasaya sa akin. Doon nagpapasaya sa akin ngayon. Pero kumpara sa pamimili about sa bahay, like yun nga, mga home improvements, ganyan. Maski yun nga, magastos, pero nakikita mo namang merong pinatutunguhan, di ba? Pero lately, medyo tigil mo na sa gastos kasi kailangan i-replenish yung mga naigastos, ganyan. Kasi alam mo yun, hindi man tayo tumatay ng pera, umutot ng pera. So, kailangan din magtipid para sa future, ganyan. Says TV, I started to invest my money para after 5 years from now on, may budget na ako para pumunta dyan. As in dyan sa Chicago, Illinois. Ha ha, nilalabanan ko lagi yung pagiging gastador ako. Ha ha ha, na-inspire po ako sa inyo. He he, tawang-tawa si Says TV. Hindi, joke lang. Dito talaga sa Chicago. Oh, maganda dito, punta ka na dito. Maganda yan, maganda yung motivation. Kasi ano, may pagkaganyan din ako dati, impulsive. Siguro may pagka-impulsive pa rin ako siguro ngayon. Pero ngayon, bago ako mag-decide, bago nga bumili ng bagay na ganyan, nag-iisip muna ako. Hindi gaya dati, parang kaskas dito, kaskas dyan. Sa Pilipinas ha. Hindi ko naman tiyatago, na-share ko na rin dati na nang nasa Pilipinas pa ako, I was living from paycheck to paycheck. Pero alam ko naman na yung in-earn ko is above average kumpara sa mga ibang kakilala ko. Hindi ako nagyayabang, sinasabi ko lang, what more yung iba na siguro na mas maliit yung kinikita. Pero ako, ganun yung lifestyle ko. Tapos, nasusustain ko. Hindi ko maisip paano kung nasustain yung ganun. Nagbabayad ako ng kotse, nagbayad kami ng kondo dati. Alam mo yun, may mga bills, credit card, cellphone, shopping, samgyup, milk tea, potato corner, lahat talaga parang grabe ako dati, pero tas hindi ko alam paano ko nakasurvive dati. Tapos, tas tumutulong ako dati kay mami sa bahay, sa expenses, kasi hati kami sa mga gastusin sa bahay. Ayun, hindi ko lang maisip, pero maganda yung thinking na ganyan si Stevie. Dapat meron kang goal. Bago mo may gusto kang bilhin, palagi mong tanongin sa sarili mo na, do I really need this or want ko lang siya? Diba? Needs tsaka wants. So, if the answer is yes, kung need mo talaga, then go for it. Wala, kasi kung kailangan mo naman, bakit hindi mo bibilin? Pero kung want lang yan, at makakapag-antay naman yan, forget it. Ganyan. Kasi kung may goal ka, mag-iipon ka talaga. Kasi sabi nga nila, the only way for you to determine if you're successful is kung maganda yung planning stage mo. Kasi kung bagay yung planning, yun yung foundation. Kung pangit yung pundasyon, kunyari ng building, babagsak yun. So, hindi rin siya successful. So, ang dami ko sinasabi, pero I hope it makes sense. Next is Ronel Belza. Ay, bata pa pala si Kuya Vince. Kala ko 21 charot. Yan, anong gusto mo? 21 pa lang pala ako eh. How old are you na po nung nag-migrate kayo sa States, Kuya Vince? So, nung nag-migrate nga ako dito, that was February 2019, eh yung birthday ko March. So, 2 years ago yun, di pa ako nag-birthday. So, I was 26, yun nga, turning 27. So, 27 na rin ako nung technically. Ang gulo yun. So, 27. Okay, ito, Pinoy Abroad Vlog. Watch full video 3 times para maghahanap lang ng ma-share o ma-comment that is related sa vlog. Uy, grabe. Pero walang mag-pop up sa utak ko. Okay lang. Me and wife
always find it entertaining pag nagpa-pop up yung comment namin sa screen mo sa next vlog. Uy, talaga ba? Thank you. Kaya magko-comment pa din ako kahit walang kwenta. Uy, uy. There's no such thing as walang kwenta sa mga nagko-comment dito, no? In a way, natutulungan ko kayo kasi nag-i-enjoy kayo. Tapos natutulungan nyo rin yung ibang mga tao kasi kung meron kayong comment na yun din yung concern nila, tapos nasasagot ko. So natutulungan nyo sila. And lastly, natutulungan nyo ako, and most importantly actually, natutulungan nyo ako to keep my sanity, to keep me sane, you know? Kasi nakakausap ko kayo. So kasi pag ganitong oras, wala akong ibang kausap dito. So kayo ang kausap ko. Kaya thank you Pinoy Abroad Vlog. Kaya huwag mong sabihin walang kwenta kasi for me, may kwenta talaga yun. Naks. That's it for today guys. Maraming salamat sa panonood. I-edit ko na tong video na to. So mapapanood nyo sa as always sa Pilipinas Wednesday yan. So itong episode na to Wednesday 7 PM. And yun, sa mga bago sa channel na to, please subscribe to this channel. And nag-upload ako every Wednesdays and Saturdays 7 PM Manila time. And also please follow me on my social media accounts. And I will see you on my next video. Bye bye.